Good morning po. Mga kadiskarte, maulang araw po sa inyo lahat. So, sa tatlong araw na pong tuloy-tuloy po yung ulan na hindi po umuhinto. So, napaka ano po ng ilan ngayon. So, itong mga alaga natin, dahil po matagal natin hindi sila napatubigan, buwan na nag-harvest tayo ng nakaraan ng birthday ni Chef Q. So, belated happy birthday sa ating chef. Nag-harvest din po tayo nung pag-uwi natin. 5 kilos po ulit. Yan po yung nakuha natin. Oh. Yan. Oh. Okay na po yan. Nasa 5 kilo mahigit ito dahil na nakaraan. Ganyan din po yung ginawa natin kadami. So, nasa 5 kilo mahigit na po. May order po kasi. Kaya another harvest. So, 28 kilos na po yung naano natin. Oh. So, ngayon po, ay harvest po ulit tayo. So, ngayon po, nagdagdag po ako ng kinuha. So, bali, 8 kilo. So, ayan po ang ating harvest ngayon, 8 kilo po. So, ayan, habang nagpapatubig tayo, ayan. So, napatayin ko muna po ang ating makina para tuloy-tuloy na po ating kwentuhan. At sasabihin ko po sa inyo ngayon kung bakit ganyan po ang aking harvest na paunti-unti at hindi ko po pina-wholesale. So, yan po ang ating pag-uusapan. Magayari ng intro! So, ayan po mga kadiskarte. Napatay na natin ating makina. So, hindi ko po muna pinaandar ang aking filter. So, bago nga po pala tayo mag-umpisa ay mais ko po uling batiin ang ating Chef Q Vlogs na nag-birthday po ng isang araw. So, sinurprise birthday po natin siya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey! Birthday, Chef! Boom! So, ayan. At siyempre, kinanta na rin namin ang kanyang happy birthday. At saka, siyempre, kasama ko ang pare ko, si Lala Mo Brain. At saka, hindi rin po mawawala yung ating ang aking kumare na si Maring Jobs Vlog TV. So, kami po magkakasama. Kasama rin po yung family niya, dahil family ko, tsaka yung family ni Kuya Don Don. So, kasama rin natin sila, Kuya Don. So, ngayon po mga kadiskarte, bali, 28 po yung nakaraan na in-harvest natin, ng birthday ni Chef Q. Ngayon, 8 kilos ang ating in-harvest. Ayan. So, ayan po ang ating in-harvest ngayon. So, walong kilo po ang ating inalis niya dahil nagbigay tayo sa Diyos sa mga kapatid ko ng pangulam dahil maulam po, walang trabaho, kaya nag-ano tayo ng pangulam natin ngayon tanghalian. So, dahil po may order sa akin na 5 kilo uli, so pinasobran ko na para nagbigay na rin po tayo. At saka, ayan, kagaya po na nasabi ko, marami pa rin po tayo isda. So, ayan po, napakarami pa rin po nila. Kaya hindi pa rin natin pinipili yung talaga mas malaki dyan dahil nga para may meron pa tayo ma-harvest. Meron pa rin tayo ma-harvest. So kaya naman po ganito ang aking ginawa na pag-harvest upang maibalik po natin yung ating puhunan. So makatuwid, konti na lang po ang diferensya. So, bali po, nakaka 36 kilos na po tayo. Yehey! Kunti na lang po ang ating hinahabol para sa makukuha na po natin yung ating puhunan. Siyempre, kailangan makuha muna natin ating puhunan. Hindi po natin napalalim ng maganda ang ating tubig dahil nga po may crack na sinasabi ko sa inyo. Kaya linagyan natin ng lupa. Kaya ganyan po yung kulay nating tubig kahit natin nagpalit na po tayo dahil nga po may lupa sa lalim. So, kahit na may lupa po yan sa ilalim, ayan po, hindi po tayo namatayan. At saka, nabuhay po natin lahat yung ating mga alaga. So, ganun po kaganda yung ating ginawang pag-aalaga. Halos nabuhay po natin lahat yung ating mga alaga. So, sa
500 pieces po na yan ay halos walang namatay sa kanila. Good news po talaga yung ating ginawang pag ano sa kanila. Ayan, so may marami pa rin po yan at hindi pa rin po natin pinipili yung mas malalaki dahil nga po matubig pa rin, pero sa susunod po niyan harvest po ulit. Kaya ano, kaya po pala binababaw noon dahil nga po nagpalit tayo ng tubig, kaya ko pinababaw. Sinabay ko na rin po yung pag-harvest para diretso palit na rin ng tubig. So ayan po, kaya nakakuha tayo ng 8 kilo. So pagpatuloy na po natin yung aking sinasabi na bakit po ganito yung aking pag-harvest na aking ginawa na pakonti-konti, patingi-tingi, dahil po mas malaki po yung ating makukuhang kita. Babalik po natin kaagad yung kita natin sa ating fish pan. Dahil po tingi-tingi, so mas malaki po yung magiging benta po natin kaysa sa wholesale. Kasi kung ginawa po natin wholesale yan, so kukuhanin po natin sa atin yan ay mabawang halaga lang po dahil papakyawin po yan. Kaya hindi po ganun ang aking ginawa. So ang aking ginawa ay patingi-tingi kasi mas malaki po yung benta na magagawa natin. So mas malaki ang diferensya po kaysa sa wholesale. So ang konti na nga po ng ating alaga ay i-wholesale pa natin dahil wala po tayong kikitain. So para po tayo kumita, itingi-tingi po natin. Pang retailer po ang ating ginawa para sa bumalik po ang ating puhunan. So sa makatuwid, kikita rin tayo kahit papano, kahit ganyan lang po na konti ang ating alaga. So hindi po tayo asing malulugi kahit na hindi po natin na palaki na maganda yung ating isda na sa hustong buwan lang niya na inabot. So kahit na lumagpas tayo sa buwan na pakay ko na dati na 4 months po ay may harvest ko na lahat. So ngayon po ay umabot na po tayo na nga ng 5 months sa alang natin sila na harvest ng na-harvest. So 5 months na po ang ating isda niyan. Pero mahalaga, 4 months pa lang po, nagbabawas na tayo. Hanggang sa ngayon sa mag 5 months ay meron pa rin tayong hina-harvest. Kahit napatingi-tingi. Pero, ang kainaman po talaga dyan, nababalik na po yung ating puhunan. So, konting-konti na lang po. Walang diferensya ng atin. Dahil nakaka 36 kilos na po tayo. So, sa makatawid ay talagang konting-konti na lang yung hinahabol nating diferensya sa pambayad ng kuryente na lang at siyempre yung ating hirap din. Pero sa gastos ay konting-konting diferensya na lang po ang ating hahabulin. Makuha na natin yung tubo natin pagkayari po yan. So, ayan lamang po mga kadiskarte ang ating may naituro ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lagi panunod at pagsuporta sa aking YouTube channel. So maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye bye.